Good day! Welcome to my channel. Andito na naman tayo para madagdagan ang ating kaalaman. Before we start for our discussion for today, please click subscribe and hit the notification bell below. Para sa araw na ito, tatalakayin natin ang tungkol sa klima at mga kontinente ng Daigdig. Our learning objectives are maibigay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng klima, maisa-isa ang pitong kontinente ng daigdig, at matukoy ang kinaroroonan ng mga bansa na nasa Pacific Ring of Fire. Klima. Ang daigdig ang tanging planeta sa solar system na kayang makapagpanatili ng buhay. Ang malaking bahagi ng ating planeta ay may kaaya-ayang atmosfera at sapat na sinag na araw, init at tubig upang matustusan ang pangangailangan ng mga halaman at hayop sa balat ng lupa. Mahalaga ang papel ng klima ang kalagayan o kondisyon ng atmosfera sa isang rehiyon o lugar sa matagal na panahon. Pangunahing salik sa pagkakaiba-iba ng mga klima sa daigdig ang natatanggap na sinag ng araw ng isang lugar depende sa latitude at gayon din sa panahon, distansya mula sa karagatan at taas mula sa sea level. Ang mga lugar na malapit sa equator ang nakararanas ng pinakasapat na sinag ng araw at unasan sa buong daigdig. Dahil dito, maraming habitat o likas na tahanang nagtataglay na iba't ibang species ng halaman at hayop ang matatagpuan sa mga lugar na ito. Kabilang sa mga ito ay ang mga rainforest, coral reef at mangrove swamp. Kapag bihira naman ang pag-ulan at napakainit ng panahon sa isang pook tulad ng disyerto, kakaunti ang maaaring mabuhay na mga halaman at hayop dito. Ganito rin ang maaaring asahan sa mga lugar na lubhang napakalamig na panahon. Ang mga kontinente. Kontinente, ito ang pinakamalawak na masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig. May mga kontinenteng magkakaugnay samantalang ang iba ay napapalibutan ng katubigan. Ayon kay Alfred Wegener, isang German na nagsulong ng Continental Drift Theory, dati nang magkakaugnay ang mga kontinente sa isang supercontinent na tinatawag na Pangaea. Dahil sa paggalaw ng continental plate o malaking bloke ng bato kung saan nakapatong ang kalupaan, nagkakahiwalay ang Pangaea at nabuo ang kasalukuyang mga kontinente. 240 milyong taon, mayroon lamang isang supercontinent na tinatawag na Pangaea na pinaliligiran ng karagatang tinawag na Panthalassa Ocean. 200 milyong taon, nagsimulang maghiwalay ang kalupaan ng Pangaea hanggang sa mahati sa dalawa, Laurasia sa Northern Hemisphere at Gondwana sa Southern Hemisphere. 65 milyong taon, nagpatuloy ang paghihiwalay ng mga kalupaan. Mapapansin ng India na unti-unting dumidikit sa Asia. Sa kasalukuyan, unti-unti ang paggalaw ng mga kontinente, tinatayang 2.5 centimeters ang galaw ng North America at Europe bawat taon. May mga kontinente nagtataglay ng marami at kaunting mga bansa. May pitong kontinente ang daigdig. Ang Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe at panghuli ang Australia. Sa mga estadistika, ang karaniwang isinasama sa Australia ay ang Oceania na tumutukoy sa mga bansa at pulo sa Micronesia, Melanesia at Polynesia. Ipinakikita sa diagram 1.5 ang mapa at mahahalagang datos ng mga kontinente ng daigdig. Africa. Nagmumula sa Africa ang malaking supply ng ginto at yamante. Naroon din ang Nile River na pinakamahabang ilog sa buong daigdig at ang Sahara Desert na pinakamalaking desyerto.
Ang Afrika ang nagtataglay ng pinakamaraming bansa kung ihahambing sa ibang mga kontinente. Samantala, ang Antarctica, ang tanging kontinenteng natatakpan ng yelo. Dahil dito, walang tao naninirahan sa Antarctica maliban sa mga siyentistang nagsasagawa ng pag-aaral tungkol dito. Gayunpaman, sagana sa mga isda at mammals ang karagatang nakapalibot dito. Asya, pinakamalaking kontinente sa daigdig. Sinasabing ang sukat nito ay mas malaki pa sa pinagsamang lupain ng North at South America. At ang kabuuang sukat nito ay tinatayang sangkatlong bahagi ng kabuuang sukat ng lupain ng daigdig. Nasa Asya rin ang China na may pinakamalaking populasyon sa daigdig. Mount Everest na pinakamataas na bundok sa pagitan ng Sagarmatha Zone sa Nepal at Tibet sa China. Samantala, ang laki ng Europe ay sangkapat na bahagi lamang ng kalupaan ng Asya. Ito ang ikalawa sa pinakamaliit na kontinente ng daigdig sa lawak na halos 6.8% ng kabuuang lupa ng daigdig. Ang Australia ay kinikilalang pinakamaliit na kontinente sa daigdig. Napapalibutan ito ng Indian Ocean at Pacific Ocean at inihihiwalay ng Arafura Sea at Timor Sea. Dahil sa mahigit 50 milyong taong pagkakahiwalay ng Australia bilang isang kontinente, may mga bukod-nanging species ng hayop at halaman na nasa Australia lamang matatagpuan. Kabilang dito ang kangaroo, wombat, koala, Tasmanian devil at platypus at iba pa. North America. Ito ay may hugis na malaking tatsulok na mistulang pinilasan sa dalawang bahagi ng Hudson Bay at Gulf of Mexico. Dalawang mahabang kabundukan ang matatagpuan sa kontinenteng ito, ang Appalachian Mountains sa silangan at Rocky Mountains sa kanluran. Gayun din ang South America ay hugis tatsulok na unti-unting nagiging patulis mula sa bahaging equator hanggang sa katimugan. Ang Andes Mountains ay sumasakop sa kabuuang baybayin ng South America. Kung susuriin ang isang mapa, mapapansin ang mga baybayin ng silangang bahagi ng South America at kanlurang bahagi ng Africa ay tila lapat at akma sa isa't isa na parang mga pirasong ng isang malaking jigsaw puzzle. Ito ay sa kadahilan ng dating magkaugnay ang dalawang lupaing ito. Habang tumatagal, patuloy pa rin ang proseso ng paglawak ng karagatan sa pagitan nito at ang paglayo ng dalawang nasabing kontinente. O ang paliwanag na ito ay batay sa Continental Drift Theory. Ang malawakang hangganan ng Asya, North America at South America ay matatagpuan sa Pacific Ring of Fire. Saklaw nito ang kanlurang hangganan ng South America at North America patungo hilaga sa Aleutian Islands ng Alaska. Pababa sa silangang hangganan ng Asia hanggang New Zealand sa Timog Oceania. Tinatawag itong Ring of Fire dahil matindi ang pagputok ng bulkan at paglindol sa rehiyong ito, bunga ng pag-uumpugan ng mga tectonic plate o tipak ng crust ng daigdig kung saan nakapatong ang mga naturang kontinente. Sa kasaysayan, tinatayang may 540 bulkan na ang pumutok at 75% sa mga ito ay nasa Pacific Ring of Fire. Ilan sa mga bulkan sa Pacific Ring of Fire na pumutok at nagdulot ng malaking pinsala ang Tambora, Krakatoa, at Mount Pili. Samantala, ilan sa mga bansang labis na napinsala ng malakas na lindol ay ang China noong 1556, Japan noong 1923, Sumatra noong 2004 at Haiti noong 2010. Gawain number 6.
3 words in 1. Sa ang kontinente, matatagpuan ang mga puok o hayop na tinutukoy sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa kahon. Gawin ito sa inyong mga kwaderno.